Welcome to Mireia Elise Diaries! Hi, Meme Loves! Welcome back to my channel. It's me, Dea. And for today's video, ang i-share ko po sa inyo ay kung paano kami sumali sa Philippine Baby Supermodel at ano mga dapat gawin, bakit kami sumali dito. At syempre, bibigyan ko rin kayo ng mga tips and tipid tips, ganyan. And isi-share ko din yung mga experience ko about dito sa sinalilan namin ni Ellie. At yung mga nangyari, syempre isi-share ko yan sa inyo. Lahat-lahat ng mga nalalaman ko, mga meme. At kung ano yung mga cost and gastos. And worth it ba? Ayan. Kung gusto nyo malaman, just keep on watching, mga meme. So, ayan mga meme, ang una kong ginawa or step na ginawa kung bakit kami sumali dito. Sorry, may kodigo ako. Kodigo. Ayan, kasi para alam ko kung kailan or saan. Okay lang. Dito mo kasi ibabase yung mga pagkasunod-sunod na mga i-explain ko sa inyo. Kaya tayo may space dito kasi ilalagay ko siya. Or yung mga video or picture na nakuna noong panahon na yun. Kasi mga meme, hindi pa ako nagba-vlog noon. Nung sumali si Ellie nung sumali kami doon, hindi pa ako nagba-vlog. Kaya konti lang yung videos tsaka picture. Kaya ngayon i-share ko sa inyo, ha? So nung una noon, nag-check lang ako ng messenger ko, tapos nakita ko yung nga itong ano, nag-pop up siya dun sa messenger ko kasi meron yata silang ads noon. Or lahat yata napapasahan ng mga ganito. Yung Philippines Baby Supermodel nga, nandoon sa profile niya. Then nakita ko parang ang ganda na ang mga ano pictures dun ng mga bata. Tapos may mga video-video pa. So pinanood ko yun. Parang naisip ko nga, gusto ko isahan si Ellie kasi nga, syempre bilang nanay, gusto mo rin yung yung dati mong yung dati mong goal sa buhay or maging dati nung mga kabataan, gusto mong maging model, mga ganyan, gusto mong ma-experience sa sarili mo pero wala kang kakayahan noon dati, wala rin naman ang ganda or ano pa rin niya. Kasi hindi na ako confident sa mga sa sarili ko, hindi ako mahilig sa mga diyan. Pero kung ipupush mo naman yung mga views at saka may mga ano ka, go ka. Pero ako wala akong hindi ko syempre karamihan naman sa atin mga meme ano yung mga dati nating tawag dito mental block. Dati natin gusto kong makamit, ipapayan na natin sa ating anak. Ayan. So, ayun, gusto ko ma-experience ni Ellie, yun nga, yung pag-model-model. So, hindi ko ng pamay ko. So, ayun. Tapos, ayun nga, binigyan ko nga yung profile niya, then nagustuhan ko yung mga videos, tsaka yung mga outcomes ng mga pagkakaano-ano ng, basta yun, nagustuhan ko siya, then naisip kong isali si Ellie. Ayan, tapos, nag-chat ako sa messenger nung, na paano sumali, and how, where are you located, ganyan-ganyan, chupa-chupa. Tapos ayan, tapos nag-reply siya agad, hi for inquiries, please send two pictures, close up and whole body, and details with the form of this baby name, ganyan-ganyan. Tapos na ilalagay ko na lang dyan. Tapos sinend ko yung two pictures niya ni Amy, then nag-reply sila, welcome to the country list, ayan, all models development program provided had proven to specialized in kids modeling event. Ayan nga, tapos nakalagay din yung mga details, complete, then meron kang, ayun, aatinan mo yung orientation. So, message ako, no, October 20, 2018, so last year pa to guys, i-share ko lang sa inyo, then nag-reply sila na, ayun nga, mag-aattendan ko yung orientation nila na October 21, no? Agad-agad akong pumunta dun sa kanilang event orientation. Ayan. So, October 21, Sunday yun, 8 a.m. Mag-isa akong bumiyari mga meme kasi walang iwan si Amy. Sunday yun, kaya walang paso si Dedenny. At naka-attend ako ng orientation, ayan, 8 a.m. Noong una pang tinatanggad ako kasi parang ako lang mag-isa babiyari, so hindi ako sasanay. Kasi Quezon City to, so hindi natin alam kung saan. Pero meron naman silang pinigay na map, ano yun? Ayun nga, yung kung saan ka bababa, kung saan ka sasakay, ganyan, kung saan yung mga landmark binigay nila, kaya hindi ka rin naman maliligaw. At saka magtanong din kayo kung saan nga yung Forab building, ayun, may landmark sila doon, PNG Japan Surplus, ayan. So yun, tapos nakalagay dito, please bring the following Xerox copy, birth certificate, Xerox, and then ID of parents, small friend, ganyan. Tapos, basta sumali ka nga, ayun, ibigyan kanila na, meron kang photoshoot,
Tapos once in a lifetime modeling experience. Tapos yung winners will get a 10,000 cash prize, sash and trophy, costume and customized crown made by countries well known nations. Ay basta yun na yun, crown. Tapos for us to explain, ayun nga, kung gusto niyo malaman, So, punta na kayo dun sa kanila sa orientation nila. Ayun, tapos mag-message lang kayo dun sa Philippine Baby Supermodel. Sasagutin kayo ng computer, pero ang alam ko, may number din sila na ibibigay sa inyo for the details and the text nga. Nga. Tapos, yun na nga, dalawa kasi yung costume na gagamitin. Yung isa, ano ang tawag dito? Career costume, kung ano gusto mo sa anak mo. Okay, doctors, mga nag-search muna ako habang wala pa kasi October eh. Matagal pa yung event namin, January 12 pa. So, medyo matagal pa inabot ng October, November, December, January. Ay, October ang sumali, November. 3 months para mag-prepare. Ayan, tapos nag-search kami ng mga costume na or gagamitin ni Ellie para dun sa budget. So, career. Kasi usually yung mga doctor, nurse, ganyan, mga, ayun yung pinaka parang gasgas na. So, isip-isip kasi, na Tita Matt, na mga, kung ano-ano pang mga costume, una balerina, ayun, parang ano na din, marami na din magagano. So, ang naisip namin is yung dinaya namin si Bea Alonzo. Yung may pinikula sila ni Aga Mulak. Ayun, pero zoologist, ayun siya. Ano ba yung pronounce ko? Sorry kung mali. Pero zoologist, ayun. Ayun yung napili namin costume, kasi pinagawa ni Tita Matt niya yung costume with, worth 1,000 pesos mga mimi. Ayun, ang ganda naman ang pagkakagawa, nasunod namin siya. Yun nga lang kasi nakalimutan ni Tita Matt na white yung nasa ano. So, ginawa namin ng paraan para maging brown. Buti nga lang nakabili ako sa Shopee agad-agad. And then, ayun nga yung sa career niya, zoologist siya. Tapos, yung sa gown naman niya, syempre sponsor lang din ni Tita Matt niya. Sponsor na, worth 5,000 pesos. So, medyo pricey. Pero, suggestion naman yun ng tita niya at saka libre naman. So, kaya, go kami. Ayun, maganda naman yung pinalapasan. Although may mga konti-konti kami ni-repair dun sa gown. Pero, okay naman siya. Nadala naman ang maganda ni Ellie. Ayun, sa pagdadala din ng baby at sa pagdadala ng bata. Depende rin yun sa pagdadala. Kaya, kung malangalo mga meme. Kung hindi, so, syempre, gagawin mo din ng effort mga nanay, mga meme. Kasi, once nag-effort ka, worth it naman lahat ng pagod at hirap ng mga nanay. Tulad natin mga nanay, worth it. Ano nga pala, kapag nung nasa orientation na ako, ayan, kung makikita niyo yung mga picture-picture dyan, bawal kasi i-record yung mga dinidiscuss nila doon. So, pumunta na lang kayo doon para malaman na maganda rin na kayo mismo ang makarinig ng mga sinasabi nila. Pero may hikayat ka talaga nila, pero ang ganda naman kasi ng mga goal and ano nila doon. Kaya ako ang hikayat kasi mayroon silang 25 pieces na tickets na ibebenta mo worth 500, pero yung 15 tickets lang ang ibibigay mo sa kanila. Bale, 25 tickets is cost of, ang ganyan na, 12.5 yata. Ay na, total no, pag nabenta mo lang ng tickets, kasi yung tickets na yun, yun yung gagamitin pang entrance. So, medyo pricey yung 12.5 para, yun nga, para sa atin. Kasi pabili na lang ang gagas yung iba. Pero, ang ginawa ko sa 12,500 na yun, para makuha ko siya, syempre, binenta ko yung ticket sa mga ninang inong niya, ayun. Nag-post ako sa Facebook na gano'n na, nagpa-free t-shirt ako, pagka bumili ka ng ticket ni Ellie, tapos, ayun, nagpagawa ako ng t-shirt kasi, ayun, yung mga masasama, may free na t-shirt, tapos, ayun nga, sa mga inang-inong niya, nagsapagbilihan naman, at sumuporta naman ang mga ninong at ninang, tita and tito, lola and lolo, yun, sumuporta naman sila mga meme, kung mahal, ayun nga, hindi rin sila, hindi rin namin ito magagawa, or, hindi rin namin ito magagawa ng maayos at maganda kung wala din yung mga nag-i-sponsor sa amin, no? Ayun, tulad niya, nag-sponsor na sila. So, sasabihin ko na lang yung mga bumili ng tickets. Diba? Sabihin natin parang hindi tayo wait lang. Nalapit yung listahan. Ito yung pinakalumang listahan. Last year pa. Yung makikita nyo sa video ni Ellie na ilalaroan niya. Pinaglalaroan niya yung itong notebook na to. Eh, lagi ko itong hawak ng pangatay na yun. Kasi nandito yung listahan. Iwan ko lang kung nandito pa nga. Ano mo lang? Ayan, nandito pa nga. Ito yung wala na lang, napunit ko na, or napunit na ng Amy. So, ito, pero meron kami mga list na, umattend lang ito, pero yung mga bumili mismo. Baka may hindi ako mabanggit, pero naman hindi lang. So, ayun nga, ito na muna.
sa family mo. Ito yung mga nag-post nga ako sa wall ko, sa Facebook, ayun nga. Walang nag-message. Scary yun. Walang nag-message no, nung una. Unang post ko, unang talaga nag-comment na pabili ako kanya, pabili ako. Pero nung mga ano na, syempre hindi sila mag-message doon pala kasi medyo nahihiya sila or ano, ewan ko rin kumbaka. Pini-PM ako, mga nag-PPM lang, yun. Hindi na what na lumabas yung loob ko, parang gano'n yung sige, pabili ako ganyan-ganyan. Hindi, ayun, lumakas yung loob ko. Sige, guputo kasi. Ano, ako lang ako nag-decide dito. Ano kasi, nung time na nandun ako sa orientation, ayaw ni Debbie pasalihin kasi nga gastos, maraming kailangan na effort. Tapos, parang, hindi namin kakayanin, mga gano'n. So ako, sabi ko, hawak ko yung ticket dun sa, ano, sa orientation. Hawak ko, parang gusto ko talaga yung solicy. Parang ganyan-ganyan. Din kasi may pipirman ka mga ano, kontrata dun na, ano, mga kontrata na kailangan mo, ano, kailangan talaga ng time na yun. Hindi ka pwede kumalas nang hindi nila nalalaman kung gusto mo or ayaw mo. Hindi ka naman nila pipilitin sumali kung wala talaga pera, kung hindi talaga pwede. Kayo talaga ang mag-asawa ang mag-decide niyan. Pero chinat ko si Derek, sabi ko, sali nga natin sa AA. So, siya ayaw niya kasi may babayaran. Yung babayaran na yun, ito nga yung ticket, yung entrance fee. Kailangan mabenta mo, worth 12,500. So, ito yung mga bumili. Kita nga, dalawang tickets. Si Mama Angelica pala, Mama Jilek niya, 3 tickets. Si Mama Aji, 2 tickets. Si Mama, 1 ticket. So, ilan na? Si Tita Riza, yung ninang niya, Riza Dalisay, 1 ticket, 9. Tita Tess, Marites, bago, 10, isang ticket. Si Ninang Gretchen niya, Dalisay, bumili ng isa, 11. Tita Lenny, ninang niya, bumili din ng isa, 12 tickets. And Tita Rina, ninang niya din, Rina Bagwar, bumili ng isang ticket, 13. Si Ninong Dom and Ninang Raya niya, bumili ng 2 tickets, 15 tickets. Tapos si Tita Tess, 30, Tita Tess Hilario, ninang niya, bumili ng isang ticket, 16 na. Si Elaine Grace, Inosanto, bumili ng isang ticket, 17 tickets. Si Tita Wendy, kasi naman hindi sa mga yun din nakalista. Tita Wendy, ninang niya, Wendy Pescante, bumili ng isang ticket. Ticket na 18 na. Ivy. Si Ninang Ivy, bumili ng ticket, 1 ticket, 19 na. Si Ninang Roseanne, Villapando, bumili ng isa, 20 na. Sino pa yung lima? Meron kasi mga hindi pumunta, pero okay lang. Nandito na. Sila yung bumili. Okay. Ayun, 20 na. Plus 3 pala si Mama Jilek kasi 6 tickets pala yung nabili niya kasi akala ko noon may bayad yung bata. So, nilibre niya yung mga bata kasi si Alden, si Kaikai, si Liza, si Allison, tsaka meron pa isa. Basta nilibre niya 6 tickets niya, nilibre niya yung mga bata kasama yung tatlong matanda. Tatlo sila. Hindi ko na matandaan kung sino yung bumili noon. Sorry po. Nawala kasi yung listahan ko, mga meme. Ayun, hindi ko na alam kung sino yung bumili pero kung sino man yun. Comment lang kayo below. Special mention. Ayun. Thank you sa inyo mga bumili ng tickets, mga ninang-ninong, tita-tito, and mama, lolo-lola. Thank you po sa pagbili ng tickets at sumuporta kayo at para ma-in namin yung 12,500 yun nga. Pero mga meme, ito ang maganda. Kasi yung 12,500 na yan, hindi mo yan ibibigay sa kanila ng lahat. Bibigyan ka lang nila. Magkano ba nga? Ang babayaran mo lang doon is, hindi mo yung bibigay lahat ng 12,500 sa kanila mga meme. Ang bibigay mo lang doon is 7,500. Yun na yung lahat ng total ng tickets na ibibigay mo sa kanila. Pagbabayad ka lang ng 7,500 para makasali ka doon mga meme. So, yung 5,000 is budget ni baby yun mga meme. So, budget ni baby na kailangan mo bilhin, binigyan kanila ng budget, mga costume niya, mga kung ano naman gusto mong bilhin kay baby. Pero yung budget mo doon, wala. Hindi ka kasali doon. Si baby lang, 5,000. Nagkakasyahin natin budget ni Annie. So, ayun lang yung ginamit namin talaga mga meme. So, ayun nga yung mga preparation na gagamit namin is yung t-shirt, customized t-shirt. Meron pa kami tinapit na headband para makulay at para mapansin ng mga judges. Ayun, kailangan yun. Tapos, mga tarpaulin banners, ginawa namin din yung total. Kasama yun sa budget niya. And then yung sasakyan, nag-argila kami ng sasakyan dahil wala naman kami sasakyan. Kailangan namin mag-argila kasi kawawa kung mamamasabi pa yung mga sasama. And then syempre, ano pa? Ano pa mga binili natin? Yun nga, costume ni Annie na worth 1,000 pesos. Ang real costume niya is zoologist. Ayun, kawitulit tayo mga meme. So, and sorry. Tapos, eto na nga. Yung nag-post na ako, natuwa ako, ang dami bumili ng tickets, nabenta ko lahat ng tickets. At, ayun lang, nasa sa inyo lang yung mga meme kung anong diskarte ang gagawin nyo para mabenta nyo yung tickets. At hindi siya, kung sa una kung iisipin mo napakalaking pera at parang hindi mabibenta yung ticket pero maniwala ka, mag-pray ka lang tapos maraming susuporta dyan sa'yo. Nag-photoshoot kami. Ayan, lalagay ko na lang dito yung mga picture. Or video. Para sa social media, darling, meron silang pa ganun. More likes, more winning, ganun. Mas maraming likes, mas maraming chance ang manalo. Ayun. Si Ellie ang... So, ang ngayon pagka-dating na pag-picture na sa'yo. Hindi naman si Ellie nito. May June, July, August, September, October, 6, November. Ay, 7. 7 months na siya. Mag-7 months kasi November 5. Kinabukas niya ka. Ayun, 7 months si Ellie nung nag-photoshoot siya. Dito, nahirap siya patawanin kasi hindi siya ano sa tao na maiilit pa to. Ayun, maganda rin dyan na na-experience ngayon mga ganyan-ganyan. Okay naman yung pag-programmer na siya makisama. Ayun. Napatawa naman si
daily, dami nga lang. Kailangan mo lang dito is discarte, at saka yung ano mo, yung dito. Kailangan din para patient. Maging patient ka lang kasi talaga na mawawalan ka na. Parang susuko ka ganoon. Pero hindi, laban lang. Kaya niyo 'yan. Tapos ayun, nung nag-photoshoot na kami, dinisplay siya dun sa ano, baby supermodel na website. Ayun nga, di ba parang yan na likes November nag-ano kami? November 5 pala. Pinost na siya November, kailan ba ito pinost? So, ang daming kalaban pala ni Ellie nung time na yun, 78 na baby ang kalaban niya. So, walang-wala talaga sa isip ko na mananalo. Hindi naman kami panalo ha, basta abangan yun. Ayun, pinost siya, November 5 kami nag-photoshoot, pinost siya ng November 9, 2018. Tapos, ayun na, parami yan ng likes. Tapos tutulungan ka din ng mga friends mo sa FB, friends mo, mga pamilya mo, ayan, tinulungan nila kami para dumami yung likes ni Ellie. So, naka 900 ba si Ellie? Sakto? Naka 900 lang si Ellie. Pero dito, naka ano nyo, may nag-unlike na. So, kasi ang dami na. So, ang dami nyo talaga kalaban ng kami. Pa-post ko, ayan, mga kalaban nyo. Ang dami yung mga babies, na-cute up. So, si Ellie, hindi ko talaga na-expect na yun. Pakabakan nyo kung ano yung tapos, ayun na nga, naka 900 likes lang kami. And then, December 9, nag-stop na nga yung botohan. It is 900 nga yung nakuha namin. Tapos, nag-prepare na kami ng mga, ayun nga, mga preparation namin. Nag-prepare na kami ng mga banners. December yan, kasi hectic yung December namin eh. Ang daming kailangan gawin ng December. Kaya, naghahabol kami ng oras. Kasi January, at pumasok yung January. Nung pumasok yung January, ang ginawa namin nun, naghahabol pa rin kami ng oras. Para sa mga gown niya, sa costume niya, yung mga kailangan niya, yan. So, last minute, yung ano, before the day before the event is scary talaga mga mimi. Pero okay lang, go pa rin tayo mga mimi. Lahat talaga ng mga experience. Pero worth it naman lahat ng mga pagod at hirap natin. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga nangyari sa event. Ito na. So, hindi ko pala alam na magsasalita pala doon. May rehearsal pala kami, January 6. Ayun nga, yung na-meet niya si Minyon. January 6 yun, rehearsal. 9 months na siya noon. So, medyo lumalaki nga, no? Ayun, nagkakaisip-isip na rin siya. Ayan, kung napanood niyo yung video na yon na nag-rehearsal kami, meron pala doon salita-salita na magpapakilala pala yung nanay. Hindi naman alam na may ganun. Ayoko ng ganun kasi nervous ako. Tapos pag-recitation, ayoko na, ganun. Pero, wala, nandito na ako, hindi na ako makatras. Yun na, tinatawa na ako. Pakilala, ayaw din naman. Wala din confidence. Ayan, the preparation. Yan nga, nag-January 12 na. Nag-prepare kami mga 3 a.m. Malis kami ng 7 a.m. dito. 6 a.m. yata yun. Kasi pasay ito, may tumalay sa amin. So, 8 a.m. yung start. Oo, nakaya naman namin. Andyan yung mga kasama namin, yung mga sumuporta. Ayan, salamat sa inyo, may DA squad. At nandyan kayo. And then, ayun nga, yung first costume niya is career. Zoologist, ayun, napakilala ka. Alam mo mga mimi, napapractice ako niya, mga ganyan, yung mga sasabihin ko. Pero nauutal talaga ako, nauutal talaga ako English, mga ganyan. Ang habang ang sasabihin ko, kasi tita nandiyan niya yung nabigay, sasabihin ko. Tapos ito pa, nasira yung mic, buti nga nasira yung mic. Pero wala naman yun doon, hindi ka naman matatalo dahil lang. Sa kahit wala yun, dahil nasa bata talaga yung criteria ng bata. Makalimutan ko na yung ilan mga percent eh, mga baby, cute baby boy. Pero 100% check resultant. Alam ko kasi ako nagandaan ko. 70% sa, hindi ako sure nito ah, nagaano lang ako. 50% sa formal attire ng baby, 50%. Tapos parang 25% sa, 25% sa creative na costume, career costume niya. Tapos 5% sa, bali ang nga yun, 30. 5% sa, yung sa social media darling ba yun, 5%. Tapos, 20% at 5% lang pala din sa ano, tama. At 10% yata. Tapos hindi na alam. Basta ganun, 10% mga ganyan sa social media darling. Tapos meron ding audience impact mga 5% lang yata yun. So kailangan marami ka rin kasama para kumiyaw. Ayun, marami naman kami kasama, mga maiingay naman. Kaya yun din yung nagdala. Bakit siya nandoon sa ano na yun. Tapos nasira yung mic nung nagsasalita ako. Ako lang mismo, pagsalita ako, nasira yung mic. So asa haba ng sinabi ko, nagsalita na lang ako kahit wala mic. Gusto ko lumipat sa kabilang mic, pero baka kasi mablanko na ako, yung sasabihin ko, pag lumipat ako doon, yung mga mimi. Pag lumipat ako doon sa kabila, tinuloy-tuloy ko yung sasabihin ko, parang mablanko ako kasi nandun yung kaba ko, nandun yung ano ko. Basta halong-halong, feeling.
Tapos yun nga, tinuloy-tuloy ko na sa maintain, wala na akong, kahit wala, nawala na siya, nasira na siya, sa itapay lang ako lahat. Kasi naririnig naman ng judges sa, nasa ano lang naman sila. Kahit wala kang mic, naririnig naman nila yung mga sinasabi mo. Tapos ayun na, gina-diretso lang ako kahit anong masira, kahit sira na, wala akong pakain. Basta, nasabi ko lang yata yung pangalan ko dun eh. Pero umist up ako nung, ayan, panoorin yung. Nakakainis. Pero okay lang din yun kasi wala rin naman yun sa salita mo. Nasa bata talaga. Tapos yung ano niya, ayun nga yung touch of ano, zoologist nga, yung nakita namin kay Bea Alonso, yun nga, kakasabi ko lang, kakasabi ko na kanina, Bea Alonso. Yung, ang cute yun, basta yun, nakita kasi kami pagbata, basta nilagyan, ang ano pala niya, ito ang cute ko sa inyo. Ako yun sa akin, yung damit ni Ellie muna, explain ko. Yung damit ni Ellie is worth 1,000 pesos, pinatahi ni Tita Matt sa Divisoria yata. Hindi ko alam kasi may pinatahian siya, na kaibigan or ano. 1,000 yung total. Yung boots niya, nabili ko sa Shopee, nasa 100, 200, ganun. 198, basta ganun. Tapos yung sombrero niya, yung hat niya, nabili ko naman yun sa, nabili ni Mama Jilek sa Divisoria, 80 pesos. At tapos dumating sa Shopee, kaya nakakihansel ko na may order talaga ako sa Shopee na hat, na parang ganyan din yung gusto ko. Yun nga, nakuha ko yung gusto ko, nakita ni Mama Jilek, sabi ko medyo para siyang brown na ano, na tawag din sa ano yun. Basta yun. Tapos, yung mga accessories, nabili ko yun sa 20-20. 20. Ano tawag yun? Microsoft. Ha? Ano tawag dito? Microsoft? Ano sabi kay Amy? Binocular? Oo. Binocular. Hindi ko alam spelling yan. Basta yun na yun. Tapos, yung monkey, tsaka yung tiger na yung tiger na nakalagay dito sa kanya, nabili ko sa Shopee, 50 pesos. Tapos yung unggoy na nakalagay sa bag niya, 50 pesos din. So, dalawa yun, 100 pesos. Tapos yung bag niya, nabili ko din sa Shopee yan. Hindi talaga yan backpack eh. Tinahi ko lang yan mga meme para lang maging backpack. Ano talaga yan? Body bag? Body bag talaga siya ng ano. So, nabili ko sa Shopee eh, 90 pesos nabili ko siya. Cute. Tapos, ano pang accessories niya? Yun lang yung dala niya. Meron pang dala yung ano yan eh, flashlight. Kasi hindi ko na natang ibagay. Kasi parang may sabit-sabit dyan dito yung damit niya. Tapos yung medyos niya, sa Shopee din para medyo tumaas yung, para maging boots. Sa Shopee din yata yun, oo. Nakalimutan ko na yung price. So ayun mga meme, tapos tinalian ko lang siya dito ng mga Rio sandali. Para kasi yung bangs niya, hindi nakatapan yung mukha niya, kaya tinalian, lugay lang siya. Tapos para lang maging babae, kasi mukha kasi lalaki pagka tinalian ko lang yun.
kasi yung costume niya panlalaki, parang panlalaki. Pero sexy naman siya tingnan dyan. Cute. Tapos yung damit ko naman dyan, syempre tayo hindi naman tayo papatalong mga memilags. Yung damit ko is, hindi naman ako nabili ng bongga-bongga. Sa Ukay-Ukay lang niya, yung, ayan, kung makikita nyo yung spaghetti na parang ano, nabili ko sa Ukay-Ukay, 70 pesos. Tapos yung palda, sa akin na talaga yan. Tagal na yan sa akin. Tapos yung boots ko, matagal na rin yan sa akin. Ginamit namin yan yung prenup ni Daddy Mick. So, tayo mga meme, mga nanay, hindi lang kailangan gumastos ng malaki. Kasi, baby mo. Tapos yung makeup ko, ayan, ako lang din ang makeup niyan doon sa event na yun. Ako lang ang makeup. Hindi naman ako professional ng makeup artist. Hindi rin ako magaling at marunong mag-makeup. Napapanood ko lang din sa mga YouTube ng ganyan. Tapos ngayon, parang ay ganyan yung makeup ko na. Pero nang hula siya yung time na ano, ang init na sobra. Makikita ko yung makeup ko, simple lang yan. Tapos, yung ito na, yung... Parang mahaba na itong video na to. Sobrang haba na. Naka-legging siya na diretso medyas. May sapatos kami nabili. Ito yung sapatos na nabili namin. Nilagyan lang namin siya ng konting ano kasi medyo malaki. Tapos medyo mabigat. Parang feeling ko, hindi comfortable si comfortable si Indon kapag sinuot na yung. So ang ginawa ko, medyas lang talaga. Tapos bumili lang ako ng bell bag. Parang bell bag na pang upo sa baby dito. Ayan. Sa Shopee ko rin nabili para maitayo ko rin siya. Ayun na lang, itatayo ko na lang siya sa parang hindi rin ayun mga meme, kailangan nyo rin yun kasi parang hindi kayo mahirapan ng buhat-buhat na nakakawala ng voice yun. Ano? Basta yun, hindi kayo mahirapan, huwag kang takagyan kasi yung mananay yung walang mga ganun, bedbug ba yung taong dun? Bedbug? Nakirear ni baby. Ayun, hindi kayo mahirapan mag-akay-akay sa baby. Kaya yun, napapaupo ko siya, napapatayo ko siya kung makikita nyo sa mga picture. Tsaka hindi siya hassle. Tapos ayun na mga memelops. Noong time na nag-award din na ng second runner-up, first runner-up, at saka, ano ba yun? Grand winner is muna na-dismaya kami kasi parang hindi kami tinatawag. Ang tagal namin tawagin, wala kami award, nalungkot kami. Tapos nasunod-sunod na tawagin si Eli, Medaya Elis number 28, mga ganyan. Sunod-sunod naman yung ano, hindi na mahawakan yung award, tapos may mga sash. Ayan, ang mga nakuha niya award noon. Ang nakuha niya award is... Cutest Baby Award, awardees. Tapos, best in, ano to? Best in future career costume. Ayun nga, future career pala tawag doon. Tapos, best in formal wear. Ayun yung mga natanggap niya. Tapos, lastly, yung mga awarding naman ng mga ano, hindi ko ina-expect. Pababa na talaga kami kasi ano, awarding na ng second runner, first runner, grand winner, yung tatlo na yun. Sabi ko, sa sarili ko, ay nga, hindi na tayo kasali dyan, tara, baba na tayo kay daddy. Parang ayun nga sa isip ko, bababa na kami yung time na yun. Nung biglang tinawag yung ano, hindi na second runner up namin, nakababa na sila. Kasi ako, hindi naman ako nag-expect talaga na kasali kami sa tatlo na yun.
kasi nga syempre ayoko rin naman mag-expect, ayoko rin. Kaya nung papapala kami, biglang tinawag yung number namin, second runner up, Videa Elise, number 28, ganun. Number 28, Videa Elise, muna lang isahay. Kasi ang nakalagay ng 10,000 cash nung, yung nabasa ko, pinasa ko kanina, hindi pala siya cash. Worth ano pala to, modeling, ang expired nito is December 2019. So, may free siya na discounted ba yan? Ay, hindi, worth 1,000 modeling experience ko. So, mag-aaral si Ellie ng modeling, siguro December na lang mga may para may isip na siya sa, medyo siguro nagsasalita na siya ng December, no? One year and 8 months siya, no, time na yun, kung sakali, December. Siguro, ayun, magagamit namin itong ano na to, yung, ano na yan, certificate na yan. Certificate yung pera na yan natin, 10,000 cash. Is para pala doon sa modeling ni baby. So ayan o, hindi halata na nalo kami. So ayan, thank you na rin sa mga sumama sa amin doon at nagiyaw, sumigaw, meow. Ayan, dahil sa inyo, nanalo din kami. Siyempre dahil din kay Lord God, thank you rin po sa experience na yan. Masaya, nakakapagod, na nakaka-stress. Hindi naman stress. Oh, siyempre, stress din konti, pero lahat kagawin mo para sa anak mo. Diba, ganyan tayo mga nanay. So, ayan. Yung t-shirt nga pala, ayun, pinagawa namin yan. Ayun, kalimutan ko. Yung t-shirt, ayun, pinagawa namin. Tapos may kaibuan na crown. Nabili ko yung t-shirt sa Shopee. Tapos pinaprint ko lang yan kala ninong niya. Ninong Dominique and Raya. So, tapos yung crown naman, nabili ko sa Shopee. 5 pesos ang isa. Ah, oh, 5 pesos. 15 yata. Hindi ko na matandaan. Tapos lahat ng pakaibay naman. Para cute tingnan. Tapos yung mga purple ni Ellie. Ayan. Tapos, syempre, picture-picture muna. Ayan, picture-picture kami doon. Tsaka, meron pala mga balloons. Hindi ko na picture na mga balloons na nilogo-logo nila. Meron ba? Tingnan ko may pictures. Wala. Meron akong biniling balloons na mahaba, puro blue. Ayun o, oh. Ayan pa lang yung parang picture. Wait, sa Shopee ko din yung binili. Sila na din naglogo, yung mga sumama sila din ang naglogo doon. Tapos ayun, ang dami niya ang kalaban ng 78 ladies. So, ayun. Hindi talaga namin expected kasi ang dami din talaga magaganda yung mga. So, ayan, proud lola. Sila, mama, ang lola niya. Proud tita, mga tita. Mga nina, ayan. So, siyempre proud mami ako kay Ellie and si Jenny may proud na proud yan kay Ellie. So, ayun lang mga mami loves. So, ayun mga nanalo. In fairness naman dun sa grand winner, yung ang bongga din ng nanay. Ang ganda rin naman ang costume nila, so she deserve it. Tapos yung first runner up pala yung lalaki nung nanay. So, ayun mga mami loves. Ayun lang po. Sana na-enjoy nyo tong video na to. Sana may mga tips or natutunan kayo sa akin kung gusto nyo isali yung mga babies nyo. Kung may baby kayo na gusto nyo isali dito, go, mga meme, achievement din yung baby mo. Pag laki niya, makikita na yan, sinali mo siya dyan kasi baka ako gusto ko rin mga ganyan. So, pero hindi natin yan experience, kaya gusto kong i-experience ng anak ko yan, ganyan. Ipupush namin itong modeling, sana may mapala kami. At saka, ayan, subaybayan nyo yung modeling ni Ellie, December pa naman yun. So, thank you for watching, Meme Loves. Dito ko na i-end yung video. Kasi sobrang haba na, sorry. Ang dami kong dada. Pero sana may natutunan kayo at nabigyan ko na yung mga tips. Ayan. Thank you for watching, Meme Loves.